maglalapit tayo ulit para sa ating what's our ayan please pasupport po sa mga hindi busy dyan. Good morning. Good morning, beautiful day. Samahan niyo po ako sa aking live update. Ayan. Let's breakfast muna. Breakfast mo. Guys, basang-basa ako ng pawis. Tapos ko lang nag-wear. Pawisin ako. Open ko yung bintana guys para matuyo yung aircon sa pawis. Basang-basa ng pawis. My breakfast is kamote tsaka mais guys. Heavy breakfast. Late breakfast na pala. Late breakfast na. Green coffee. That's coffee, guys. Green coffee.
box ko siya. Masarap. Good morning. 4 million views. Hi. Shout out ko yung binigay ng friend ko sa mote. Potato sweet. Maliit siya pero matamis siya guys. Masarap. Let's eat guys. What is your breakfast? I like breakfast na ako. Maglinis muna kasi ako bago ako mag-breakfast. Isang basa ako ng pawis, oh. Pawisin ako, guys. Ganyan ako. Pawis at saka yung ang tawag dun. Tapos na nag-breakfast si Lolo. Nauna nag-breakfast yung amin kaysa sa akin. Dati-dati ako nauna nagbe-breakfast. Okay, sabay kami. Kasi, hinihintay ko siya pagminsan. May kuryente pala yung charger ng cellphone, guys. Nakuryente yung paa ko. Delikado rin pala yan. Nakukuryente rin pala yung sa work. Late na ako kumain, te. Breakfast ko. Kaisang kamote.
sana all. Nakalinis na ako. Gagawin ko na lang ano, magmamarinate ako ng karne muna bago ko hilutin sa akong. Tapos magluluto ako ng bihon. Sino ba kasi nagluluto ng bihon na handa niya? Yun na lang lunch ko. Bihon, pancit bihon, patatas at banana. Okay yan. Kahit ako kumain din ako ng isang banana. Binigay ni Maris, niluto ko na. Sayang, baka mako na, mag ano na naman. Binigay niya ako ng tatlo. Yung tatlo, yung mayroon pag dalawa. Saka green tea at saka kape. Kape na naman ako. Bahala na dyan. Magkati-kati. Ang lakit ng weather ngayon. Parang yung mga yung balat puti parang malakit ba yan? Saan yung tissue ko? Ayan. Remillion viewers, thank you so much. Sa mga friend ko dito sa Facebook. Kagod na ako. Hey guys, time tayo. Matamis dyan. Kaso lang mabigat sa dyan to. Marin muna ako ng isda guys. Marin ito ng isda. Ang karne. Tapos magluluto ako ng pansit. Lance. Masarap.
sa ate ko. Naputol yung kon ko te, oh. Yung pangalan ko, yun, oh. Yung paan ng istan ko. Bumaksak siguro, ah. Bumaksak ako. No? Pero matagal na to. Paayan kasi maganda yan pag nasa labas ka para tumayo. Napapansin ko te, bakit napapansin ko sa mga ama te? Si Kungkung at saka si Kwan, si Sir, si Kaupo. Ayaw nilang kumain ng birthday cake ko. Ayaw nilang kumain ng birthday cake. May pamahiin siguro sila, ah. Sa akong ayaw niya, eh. Maming ilat ko siyang inooperan, ayaw niya. Nung last year na naman, ayaw niya. Di yung isang buong kwan, ako lang kumain nun. Hindi ko naman binigyan yung mga friend ko noon. Pero ngayon binigyan ko sa kasi Maris. Bati na kami ni Joy, ah. Pero may iyak-iyak na naman kahapon pumunta dito. Naalala niya ako, ah. Iniiyakan niya daw ako lagi. Kasi nga, te, pagkasama ko siya, masaya siya. Tapos pag ako, pag mag-day off kami, dalawa kami, pupunta kami kay Leo, pupunta kami magpa ano ng ipin, kasama ko siya. Siya laging nakasama ko mula noon. Sabi ko, bayaan mo na yun, tapos na. Para kami nagbati niyan, yung nandun sa Park si Maris. Nandun siya, nakahiga. Oh, nandiyan na. Sabi ko, nandiyan pala si Joy. Tapos, nagising siya. Tapos, pinag-uusapan namin ni Maris yung popo. Kaya sabi naman ni Joy, ibigay kay ano. Ibigay niya daw sa akin kung paano mag-big win sa popo. Kaya wala nun. Hindi naman ako nag- kuha ng sama ng dog sa kanya, siya naman mismo nag-init ang ulo niya, siya naman nag-umpisa. Then ako, wala naman akong sinasabi sa kanya, te. Basta nagalit siya ng bigla sa akin. Tapos bigla niya akong in-block doon sa may... Aray. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, kung sabi niya, kahit masama, anon sabi niya, kahit maldita ako sa iyo, te, sabi niya, mabait ka pa rin pala sa akin. Kanya, siyempre, ah, sabi ko, wala naman akong kinuha, wala naman nagsalita, sabi ko sa kanya. Tapos pinagbablock mo pa ako, ikaw na nga nagalit, tapos pinagbablock mo pa ako, sabi ko, kung ako man ang nag-ulyanin, sabi ko sa kanya, hindi, sorry na rin, sorry din, sabi ko, kung, kasi, tanda ko talaga, te, talagang mahiram siya sa akin. Eh kung ako man sabi ko ang nag-ulyanin, eh pasensya na kasi hindi niya naman din lang naman din binayaran, te. Kinuwentan niya lahat. Kung ako man nagsabi na nag-ulyanin ako sa ano, sabi ko, di pasensya na rin. Tapos sabi niya, kung ako man tapos sabi niya sa akin, kung ako ang may kasalanan, te, sabi niya, kasalanan ko, te, babawi na lang ako.
babawi na lang ako sa iyo, sabi niya. Ako wala, wala na sa akin yan. Basta ngayon, sabi ko, importante. Huwag kang umiyak, sabi ko sa kanya. I-enjoy mo lang yung buhay mo. Malungkot, malungkot siya kasi ito, pag nakikita ko siya dyan sa baba. Kahit hindi niya ako, kwan, napapansin ako ni Onkie, yung alaga niya. Malungkot siya. Malungkot siya, ah. Wala naman siyang ibang kaibigan. Dalawa lang kami naman ni Maris, kaibigan niya dito na medyo malapit sa akin, ganyan. Tapos naawa ako sa kanya. Saka pag may saan, naalala ko eh. Parang konting diferensya lang naman sa isip-isip ko. Sabi ko sa kanya. Naalala ko rin. Kasi pagkuhan kayo, inuutosan ko siya bumili ng mga gulay tea. Tapos mga itlog, ganyan. Pag di ako makapunta ng palengke, bilhan mo ako ng ganito. Bilhan niya ako. Siyempre, maliit pa si Joy. Bit-bit-bit niya yung mga ganong bagay. Tapos may bit-bit din siya. Siyempre, parang nare-realize ko rin, ayun, naaalala ko rin siya eh. Parang naaalala ko rin siya. Ayun ako. Aray. Tignan ko nga yung wallet ko. Bumila ako ng wallet ko, tina maganda eh. Pero nandun nakatago pa, hindi ko pa ginamit. Pa lang ngayon, 20 pa lang ngayon, wala na akong market money, 100 plus na lang eh, 20, mga sa 28, ha? Pero marami pa akong ano, isda at saka ano, karne. Yung lang gulay ko, kasi na siguro hanggang sa next week. Baka punta si ma'am dito next week. Sa ano ngayon, 20. Sa baka sa 21 bukas, te. Baka sa mga Friday o sa next week pa siya pupunta. Abunahan ko muna, ah. Abunahan ko muna yung pera, yung ano. Pupunta nga ako sa kwan. Pupunta nga ako, ipapapalitan ko ng passbook yung kwan ko, te, yung bangko ko. Ha? Kaya nga ikukuan ko kasi nga, ewan ko, talagang nagbawas talaga yung pera ko nung last dalawang kahit sa Facebook, ay Facebook, kahit yung passbook, te, oh, halimbawa nandito sa akin yung Facebook, yung passbook kada 3 months. Ikuan ko na lang sa passbook lahat. Tapos sabi sa akin ng bangko, teo, ma'am, bakit mo naman ikuan? Okay nga yung ATM, sabi niya sa akin. Sabi ko kasi dalawa yung ATM ko na hawak, parehos na nawawala yung hindi natatalik ako yung ano, yung pera sa loob. Sabi ko, eh nasa akin naman yung resibo. Sabi niya, saan mo hinulog? Kung sa amin, safety, sabi niya pati, oh. Kung sa amin mo mismo hinulog sa Metrobank mismo, safety yan. Pero kung sa iba-iba mo siya hinulog, eh, wala kaming alam dyan. Eh, kanya pati. Baka daw, hindi daw pinasok o hindi daw nakapasok, ganun. Kaya sayang yung pera mo. Kaya, kasi naman ma'am, kako naman, bakit naman kasi ang mura-mura ng rate nyo?
sabi ko, kahit mura man lang, kahit $1, kanyan, okay lang, sana kaya $2. Eh, yun eh. Pag minsan tayo, yung Facebook ko? Ayaw nga nila akong mag-open ng account dahil nga daw kuan aasikasuhin pa nila yung nawawalang pera eh, kaartehan pero mo sabi ko 1 week ko lang dito tapos ayaw nyo pa akong bibigyan ng kuan, sabi ko eh aalis na ako, sabi ko sa kanya eh kompleto naman yung papers ko, kako nga sa bangko nun, ayaw pa nila akong bigyan ng kuate record, yung record niya. Tapos ayaw nila na gumawa ako ng ibang account. Sabi ko, yung laman niya yan, kaya nga, ayaw nga nila nga, dahil nga daw, nag-complain daw ako, dahil nag-withdraw nga ako na hindi lumabas yung 6,000, diba? Na nagbawas dun sa pera ko, lumabas yung 6,000 eh, sabi niya may lumabas na 6,000, wala naman. November 2 kasi yun, November 2 tsaka yung November 1 nung nag-withdraw ako te. Tapos walang lumabas na pera, pero nabawasan yung pera ko sa loob, ganun. Oh, walang lumabas, pero bakit niya binawasan nga yung ATM ko? Oh, ngayon, sabi ko sa kanila, i-check nyo yan sa ATM kasi kapag may CCTV naman. Tapos, sabi nila, maghintay pa ako ng kwan. Wala naman, sabi ko, alis na nga ako eh. Sabi ko, bukas, flight ko na bukas, sabi ko, paano pa ako maghihintay ng 2 weeks, sabi ko ah. Wala, hindi ko kaya, hindi ako nakaano noon. Hindi ako naka-open. Yun naman ang kwan ko na kwan. Meron naman yung video. Okay ba yung video, te? Basta Metro Bank lang kasi ako eh. Tignan mo naman itong si Sam kung ano-anong pinagtatanong nito. I like gloves. What gloves you like? Punching bag gloves? I have a punching bag here. Can you box in your face? So, box in your face. Just kidding lang. Enjoy lang natin ang buhay na ko. Kung seryosohin mo yan, walang mangyayari. Hindi ko kasi sarili yung passport, sabi niya. Di ko kasi sarili passport. What? Anong? Di sarili. Anong ginamit mo? Si Kwan sa Alin, di ko kasi sarili yung passport, di ko kasi sarili passport eh kanya. Tanga-tanga, bakit siya gumamit ng ibang name? Hindi pala. Kaya siya nag-apply te, sila daw lahat ang mastos. Kaya lang puro Middle East daw. Ay, hirap sa Middle East ah.
sana lending naman din dyan. Lending naman pag may amo na. Yung middle age, babayaran din naman nila yun, te, ano? Mamaya, nirip pa siya dyan sa middle age ay apo. Sila daw gumastos dun sa passport niya, te. Kumbaga, te, yung agency, pinagpa-passportan siya. Sila ang gumastos yung passport niya. No deduction naman. No deduction naman daw. May bayad yan. Sabi lang yan. Mamaya. Middle is pa puntahan niya Isus Maria Joseph. Gap. JSL daw yung kwan. Ha? Sa Jordan daw, te, Jordan. Parang okay din naman, naririnig ko, okay din naman dyan sa Jordan, eh. Ha? Ne? Sinong lentot? Jordan ba siya ng karang hindi te ah nasa ano dyan siya ah dun sa may ano yun yung Kuwait tapos yung isa pa sa Saudi siya Saudi Arabia yung grab niya daw te kasi yung agency daw ang kumuha ng passport niya sila ang nagbayad ganun tapos walang gastos tapos wala daw salary deduction. Tingnan natin. Posible yan. Lahat ng gagastusan ka ng agency na walang bayad, posible ka. May bayad. Pwede ba ako mag-lost passport tas mag-apply ako Taiwan? Oo. Ay, pwede ba yung mag-lost passport eh? Asan ba yung passport mo? Kung pwede siya mamaya gamitin nila yung passport niya.
Lalaki daw babayaran niya no kate kapag mag ano siya mag ano tawag din mag back out. Ay mahirap, mahirap ito. Lalaki daw. Di ba? Paano siya magiging mag-lost passport kung inilalakad na nila yung visa niya o di nasa immigration na yung pa niya, sasabihin yung mga 15 ganun, no? Kasi nagpunta ako doon nang walang requirement, PSA lang. Ha? Kano sa ano pa rin. Maganda rin naman doon sa Jordan eh. Pwede siya mag-cross country sa ano. Pag nasa Jordan siya. Kaso lang, magkano lang sahod doon eh? 25 mahigit daw. Meron na siyang visa te. Ay naku pa, huwag kang try mo na lang tanong dyan ah. Kung may visa na, aalis ka na yan. Marami daw naman sila. I-try niya lahat na doon. Ay, naku, maghihiwan ako ng isda. Eh, karne. Marinate ko ngayon karne. Yung isasab ko sa pansit, kahit hindi ko na ilaga, ano, yung karne. Hiwain ko maliliit, tapos ipiprito ko kasi nakita ko. Kasi nakita ko te yung pan, yung pansit na pinagluto niya, yung press, tapos imprito niya ng medyo mamula-mula yung karne. Ay, naku, nang lalaway ako kahapon, tapos nakita ko yung kalamansi, at saka, kinasit. Malaki pa, malaki yung bukid nila do sa ano, Sikkim Vlog. Hi. Thank you Miss Sikkim Vlog. Maghiwa muna ako ng kante bago ko hilo. Alam mo tong kante, ang tawag niyan, yung kwan, yung saksakan ng cellphone te.
Sabi ko, bakit kaya ako, nagkukuryente ako? Bakit kaya masakit yung mga balat ko? Sabi ko, te, anak ng tutong. Yung saksakan ng cellphone ko, nakadikit pala sa kamay ko at sa paa ko, te. Nagkukuryente ako, nagkukulakulakit ako, ah. Tinanggal ko ngayon yung saksakan, tapos na-connect din sa paa ko. Totoo pala yun, nakakakuryente pala yan. Nakakakuryente pala yan. Perme yung tulog na matanda. Ang tulog na tulog siya. Ha? Thank you so much sa lahat. Thank you very much. Mamaya ako mag-connect. Mamaya dalawin ko. Tignan ko kung nakailan na siya. Nakalag si Sir Remar kaninang maga. Wala siyang tao. Kit nagbantay na ako sa kanya. Ay, binantay ko yung si Sweet Mal. Dalawang Sweet Mal. Ako lang ang nagbantay. Magmamarinig lang ako ng iluluto ko. Ano guys? Kano? Itong isa naman, imamarinig ko naman ito. Imamarinig ko siya. Pansit, napakakain ako ng bihon. Tapos lalagyan ko ng suka. Kaya ano, nakakakain ako ng maasin. Ito naman, i-slice ko siya. Imamarinig ko. Sasahog ko doon. Ay, pang-steam naman ito. Pang-steam. Steam. Mapuro na naman itong kutsilyo ko. Maganda rin yung bukid nila kwante. Nakita ko yung ilagay niya sa race. Tumana nila. Tumana ng asawa niya. Maganda, malinis. Saka yung lupa niya, te, parang mayaman sa baitamina. Kikita mo naman yung lupa na hindi masustansya eh. Yung walang oo, maganda yung panang lupa niya. Pag tinamiman mo ng mga mais, mga sisaw o kaya mga munggo. Oo naman, maganda naman doon sa kanila. May daan na naman. Sa Manawag? Kit, may daan naman papunta sa Manawag. Malayo nga lang yung Manawag. Malayo. Hindi, kukunin ko. Oo. Ito naman ito yung belly. Pinatanggal ko yung balat. Ito yung sasaw ko sa pansit. Yung belly ng baboy, te. Yung belly ng baboy.
tinatanggal ko nga yung balat niya, ta. Sabi ko na. Masara. Yung belly, itong belly, ito na lang ilagay ko sa ano. Parang okay na. Itong belly, malambot yung belly din, oh. Ha? Sige, Black. Itong mukha ko, te, oh. Basta haggard na haggard yung hindi ako nakakatulog, te. 4 days na sumasa. Iba yung mukha ko, parang tawag dun, parang haggard na ako ngayon. Kasi nga, hindi ako makatulog kasi nga, sumasakit tong ulo ko tsaka tong batok ko. Para akong mamamatay, nangihina ako. Huwag naman wala akong nararamdaman, yung mukha ko makinis, masaya pa. Eka siguro ng mga viewers ko, sweet man, wala nang ginawa kundi kumain, magreklamo sa buhay. Ay, naku. Kain ang kain. Hindi na lang, ano, sabi siguro nila. Tapos, nag-CPM yung mga kaibigan ko sa kwan na kanila. Maria! Ingrid, pakita sa birthday mo. Sabi ni, anong pangalan niyan? Si Ingrid, pakita. Hindi mo ako pinapansin doon. May message pakita. Hindi mo pa ako pinapansin. Ay, kanya. Kumusta ka na? Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi sa akin. Sabi ko, siyempre, busy ako eh. Tapos, sabi ko, siyempre, wala ako sa mood. Kita mo bang nireplyan ko silang lahat yung managrip? Wala naman akong nireplyan, ha? Sabi ko sa'yo niya. Itangin na lang, ah. Eh, ilang araw na. Dapat nung 18, nagreply ako sa kanya. Kasi nga, te, paano ka naman makaka-reply? Sabi ko sa kanya, off mood ako. Sumasakit yung ulo ko sa kabato ko. Nahihilo pa ako. Tapos sermonan pa ako ni amo ko, di ba? Sabi ko sa kanya. Anong ganang mo magreply? Sabi ko sa kanya, tawa niya. Ayun ako, sabi mo sa akin. Tapos kangina na naman, te. Magreklamo na naman si Lolo. Sabi niya, yung pagbukas ko daw ng ganyan, o, yung tawag nito. Lahat na lang, te. Kanya, kala masisira daw yung faucet niya. Kung dapat daw, nakaharap lang nabuksan ko yung faucet daw, hindi daw pwedeng ilihis o ano. Sabi niya. Dapat lang daw, nakaharap lang sa akin yung faucet. Sabi ko naman, anong konektado niya yung ano, hindi daw lalabas yung tubig. Anong konektado niya doon sa may pagsarahan na pagbukas? Light and left naman yan, pwede naman buksan diyan. Kapunta sa kaliwa, sa kanan, pwede mo namang iangat yung bukasan ng faucet. Yung isa kasi mainit, yung isa malamig, ganun. Ay, ang gusto niya, dito lang sa gitna. Yung mismo sa gitna lang, doon lang nakatutok. Ayaw niyang palihis-lihis yung mga, ano niya, masisira daw, eh, kanya. Hindi mo ba alam, pag nasira yan, mahal yan. Wala na akong perang pagbili, eh, kanya, di. Jesus, ako. Nakakagigil naman. Sinisita niya ako lahat. Masyado siyang ano sa mga konti, masyado siyang mareklamo. Tapos kahapon, binulyawan niya na naman ako, te. Halos lumuwa na naman yung itlog niya. Kasi bumaba kami kahapon, eh hindi naman uulan na... Parang feeling ko naman na hindi naman uulan. Umulan, umambon. Umambon konti. So, sabi ko sa'yo, isara mo yung kwarto mo. Kwarto ko, sabi niya. Isara ko daw yung kwarto ko. Kasi papasok daw yung tubig pag umulan. Ang hina-hina naman yung ulan, te. Sabi ko, kung hindi hahangin yung ulan... Hindi hahangin yung ulan. Okay lang yan. Nakaawang lang yung... Nakasinsara ako naman. Nag-awang lang ako ng konti para may
may pumasok na hangin. Kako, ipapilit niya. Gusto niya, saradong sarado din. Gusto niya. Eh, siyempre, sabi ko, walang hangin ako mapasok dito sa bahay. Nahihilo ako. Nagalit na. Nagalit na naman siya. Tapos, pagdating naman dito, wala man lang. Basta ako nakita. Yung bintana, hindi naman nabasa. Dahil ambon lang ba? Halos lumawa yung itlog mo. Sa galit mo, mainis ka sa galit mo. Sa isip-isip ko, wala namang naano dyan sa bahay mo. Bang alalang-alala siya na mababasa lahat yung mga gamit niya na magbabasa. Nag-uumpisa itong matanda ito eh. Nakakainis. Naiinis na rin ako pag minsan. Masyado silang ngayon. Sabi, huwag ka na magreklamo, isipin mo na lang yung dollars. Yun lang. Ewan ko ba't masyado akong hypertension nga. Alam mo naman, pag may hypertension ka, talagang ganyan. No choice na talaga. Sino ang kawawa? Ayan. Ito ay sa tawag ko dito mamaya sa ano, sa pansit. Sasahap ko to sa pansit. Ma-marinate natin. Ikaw, sa ating magkakapatid, ikaw nga lang ang medyo yung ganyan, yung hindi ka mareklamo sa mga nagngaungaw. Pero sa akin talaga number one, pag ninaungawan ako, ngaungawan ko. Di ba, te? No choice. Bakit ko nilagyan? Sabi nila, pagkwan, lagyan ko ng konting powder para ano. Yan, dami naming ulam. Yung isa pang marinate, yung isa pang sahog sa pansit. Saan ka pa? Tapos yung pork chop, ulam na akong bukas. Mamarinate ko rin yung pork chop. Pagyan natin ganito para masarap. Marami na ako na ilagay. Okay. Teka, hindi ko pa nabasa. Tapos yung repte, magagalit siya sa akin. Hindi na daw lumalamig yung rep nila. Sabi ko, pwede bumili ka ng bago. Bakit ako ang ngaw-ngawan nyo? Tagal na yun, ha? Wala pa si... So, mag 5 years na ako, tapos si Joe 6 years, 11 years na. Nandito pa si Neda dati. Meron pa yung katulong nilang isa. Si Sheila. Si Ate Neda, oo. Siya ang nag-alaga kay Ama. Dito muna siya nang galing bago kay Kwan. Bago si ano, lagyan ko ng tubig para ano, medyo lumambot.
Anong sabi ni Kwan? Oo daw. Paiba-iba, gusto nga daw niya tayo sa Taiwan. Eh, sabi ko, nandiyan na, may isa ka na pala, di dyan na. Itara niya, maganda rin naman sa Jordan. Oh. Eh, mayroon na daw. Nababait naman ang tao dyan sa Dorian. Kasi akong prente na galing dyan sa Jordan. Mababait naman ang mga tao doon, malunong. Marunong pa sila mag-English. Kala ko kasi siya sa Kuwait. Ayan, Kuwait ang kinakatakutan kong bansa. Ewan ko ba? Parang feeling ko yung mga tao dyan, puro gera-gera. Ha? Takot ako dyan sa Kuwait. Saka yung mga tao, yung mga lalaki dun, parang mga, ano sila, mga rapist, gano'n. Pero depende siguro yun. Depende sa bansa na, ano, basta hindi ko pinangarap na pumunta dyan sa bansa na yun. Takot ako sa mga Arabo. Mga ibang lahat. Tapos sabi naman ng mga kaibigan ko, bakit daw ako matatakot na pumunta sa bansa nila, eh parang ganito rin daw ako, punta ng Hong Kong, punta ng Taiwan, nakikipagsapalaran, hindi mo naman alam yung mga ugali ng tao, parang ganun din sabi, hindi naman kami kumakain ng tao, sabi. Tapos ko na minarinig itong isda at saka yung tawag din. Mamarinig ko naman yung ano. Isa pa. Hello guys. Itong nabili kong pork chop parang mukhang makunat ah. Minsan pag bumibila ko ng pork chop, masarap yung pork chop eh. Masarap yung pork chop. Gustong-gusto na ako. Mamarinig ko naman siya ng ano. Dalawang pork chop. Ulam niya bukas. Sa mga yate sa may tabi ng dagat eh. Sa tabi ng dagat. Ayan. Imamarinate natin yung pork chop para bukas masarap. Ayan. Ganyan na sa mga. Nasa piyan ulit siya sa trabaho. Ayan. Din na nakakaroon.
Busy siya. Busy. Naawa din ako. Naawa din ako kay Alinti eh. Dito nga siya gusto yung pumunta sa Hong Kong. Sabi ko sa kanya, pagkitawin mo yung ano mo. Eh, umihirap siya na sa akin ang pampapasport niya noon. Eh, wala naman akong kwarsyempre. Kailangan naman din ni Kim yung pera. Hindi ah. Mahal na ngayon, T. Mahal na ngayon. Tapos pabalik-balik ka pa, kukuha ka pa ng mga requirements mo. Sabi niya walang bayad daw, wala daw bayad yung pinapapasport niya. Ano ba? Pag magsahod yan, magsahod siya dyan, first month, second month, hanggang baka 6 months siya mag-salary deduction. Kasi lahat ng ganyan, pag sila naglakad, babayaran nila. Pero sinabi daw na walang salary posible. Hindi ako maniwala dyan. O baka naman tayo sagot nila kasi gusto lang nila na may tao silang paalis. Malaki din ang kickback ng mga agency kaya. Pero sa atin yun, nung ganyan tayo, may bayad, di ba? May kartas. Kakartasan ka nila. May pangpukpok ako ng pang-marinate na kasi hindi ko kasi alam yung parang martilyo. Hindi ko kasi mahanapin ko. Hindi na nga. Masarap ito. Mamarinate ko siya. Dito stick. Ang tawag na dito sa ano? Pork chop stick. Yung may, parang yung iniluluto nila sa restaurant na stick. Masarap yun ah. Nung dalaga sa alo, nagtatrabaho siya sa ano yan. Yung anak na Alin, kamukha ni Alin. Kamukha yung asawa niya, bilin mo na. Pinabibilin nila yung tumanat eh. Sabi ni Boy, mura lang daw ang lupa dun. Kadaapit yan. Manawag Kawayan City, Isabela. Ano ito? Malawag yan ate. 12.323 area. 100k kadaapit yan. Anong tinatim?
pwede daw kunin yung asawa niyang taga Porsyento. May titulo daw yung te. Porsyentoan mo na lang siya. Ng ganun. Maisa ka mga balbalatong siguro. Maganda sana, mais. Oh, mais. Maganda rin naman din. Maganda rin, kasi malayo manawag. Yung manawag, di ba dyan yung Calamar City? Sa manawag. Calamar City. Binibenta nila ng 470. Kuan nga daw, 12.323 area. Ano ba yung 12? Hindi man ako marunong sa mga sukat-sukat sa lupa, eh. 0.323. Maka ilang-ilang hektarya yun. Baluwang naman, maganda. 12.32. 323 pala, 12.323 area. Ano yun din? Ha? Oh. Napakaano daw ng 100K. Ano pa yung 100K na kaban ah, siguro na pa na daan. Mais, pwede mo rin sa naman ng mga munggo, ganun. Kasi ang ganda yung parete, ay ang ganda yung bukid nila. Walang sariwa yung mga ano, wala kang makikita ng damo. Talagang maganda yung pagkaano nyo, nakabungkar na eh. Babae ako, anong malay ko dyan sa lupa niya? Wala naman sin mag-aasikaso. Tsaka matanda na ako. Gusto ko yung pante, yung patayo anakan. Yung... Kumbaga, yung lupa na lang ni inang, balang araw yan. Pwede, na, pwede natin patayuan ng mga magiging ano lang to yan, di, magiging sitin. Sabi ko nga sa mga anak ko, patayuan nila ng ano, ng apartment, tapos ipaupahan. Para hindi na sila magtrabaho someday. Di ba, te? Ang ganda lang, dami kong pangarap sa buhay. Okay, ako, gusto ko lang, yung buhay ko. Ako? Ako, gusto ko, yung future ko, someday, yung mga anak ko, may pagkikitaan. O mga apo ko balang araw, meron silang pagkakitaan. Para sa akin, bali na sa akin, matanda na ako. Ano lang sa akin, alagaan ko na lang yung sarili ko, ganyan. Hi! Alagaan, tapos magpalakas, magpaganda. Basta magpalakas. Magpalakas. Enjoy mo senior citizen office, di sa bako. Ayan, minarinig ko na itong ulam ni Apong Bukas. Ay, hindi ko pa nilagyan ng asukal ko. Nasaan na ba yung asukal? Ah, masarap. Ilalagay ko lang dito sa pansit. Aba, masarap yung ulam kong pansit mamay. Papalutongin ko yung karne para masarap. Pero si Apong ayaw niya yung malutong na karne. Gusto niya yung malamig. Gusto ko yung malutong para masarap yung bihon. Ay, nakita ko kasi niluto ng babae kahapon. Takam, takam ako. Sabi ko bukas magluluto din ako. kung ano na lang nakikita ko eh. Yan. Yummy, yummy. Ang dami guys daw, puro kanin.
Anong oras na ba? Alas 11 na, uy. May kanin pa ba si Lolo ko? Yung tuyo ko. Itong kanin na lang, ilalagay ko na dito sa tuyo. Kakain ko sa tuyo mamaya. Lutuan ko ng bagong kanin si Agong. Kaya ang laki-laki ng tiyan ko guys, kasi kumakain ako ng kanin. But before, hindi ako kumakain ng kanin. Lalo na pag gusto ko yung ulam ko, nako, ang sarap. Kumakain kasi ako ng kanin ngayon guys, so nag-gain ako over fat. Nag-gain ako. Ay, thank you Lord sa umagang kay ganda. Sa Facebook ko, hindi pa ako nakaka-comment. Tapos hindi pa ako nakaka-reply sa mga friends. Wala na akong time. Luto ko na yung kanin na ako mamayang gabi. Parang hindi na ako magluluto mamayang gabi. Pinahin kong manok o nangangati ako. Alam mo si Tatang Te, mula nung may bukol yung mata ni Tatang Te, hindi na siya kumakain ng karne. Natakot. Matagal na yan. Ilang years na hindi kumakain ng karne si Tatang. Ayaw niya. Isda. Saka gulay lang siya. Hindi na siya palakain ng mga karne. Naawa ako kay Tatang Te, yung mata niya, sobra. Kasi yung hinahawakan niya, yung laki yung hinahawakan niyang pera, ang bilis niyang ubusin, Te. Wala naman yata siyang nabibiling gamit niya, kunyari niya lang. Pwedeng at saka... sabi niya, 470 lang, ngayon naging 500 na. Putit na, alin na yun. Tata ako, gusto niya pang kutungan. Kagabi, kahapon, 470 lang, ngayon naging 500K na. OMG. Pero okay na rin ah. Pag sa atin naman yan, magkano ang isang hektarya mahigit kit? Isang hektarya kit, 1.2 million te. Eh, depende sa lugar? Oo, depende sa lugar lang. Depende sa location? Pagpupunta ka pa ng Manawag, te, sasakay ka pa ng malaking truck. Meron na, kalsada na lahat dyan, papuntang Bugal yun. Papuntang Villaluna, ganun. Daanan yun. Papasok. Ha? Oo. O lang namin ako. Ikrito ko naman itong isda. Masarap yung isda na ito, mayo. Mayo. Malaman siya.
ayaw naman niya ako ng steam na isda. Ewan ko kung gusto niya mag-steam ako. Steam ko itong kalahati, yung kalahati preto ko. Pero ayaw niya, pag-steam kasi magiging malamit na siya. Lalagyan ko na nga lang. Meron yung nabili kong isda na yung isda na yun gusto. Diyan sa Mudra Ate. Sa Mudra Ate yata. Nakasama sila ba yun? Oo. Tignan ko nga kung saan ako tumawag. O yung Mudra Ate, kasama naman sa labor dyan. Busy sila ako, nag-aani sila sa buhay. Kahit si Junjun, busy rin si Along. Nag-aano sa bukit, tapos nag-aano pa siya. Nag-aano pa. Nag-aano pa. Upas sa bukit. Nakalimutan bayaran ni Lolo yung ano tek. Yung pinatakot sa relo. $20 yun. Lista ko sa amo ko. Nahihiya naman akong singilin siya. Lista ko na lang dun na para makita ninyo. Kailangan na ako pa mag-aabono. Wala na akong pera. Binigyan niya nga nung konti, binigyan niya ako ng binigyan niya ako ng 50 nung kaarawan ko te. Masyadong kuripot naman. Yun nga, lagi niya nire-reklamo kay wala daw siyang pera dahil wala daw siyang trabaho. Palamon na lang daw siya. Kawawa daw yung anak niya nagkupo ng pera, sabi niya. Nire-reklamo niya pa sa akin yun, te. OMG. Sabi ko naman, paraan ko tayo. Kahit ako, wala na rin akong pera dahil binibigyan ko rin bonbon yung mga magulang ko. Sabi ko, hindi po pwede na hindi ko sila bigyan. Sabi ko naman. Bagyan ko ng konting asin naman tong isda. Eh, siguro itong mga nanonood sa akin. Ano nang pinagkagawa ni Sweet Man? Ay, nakubuhay. Naglilinis ako ng isda. Tapos ko na naikuan ngayon. Marinit ko naman yung isda. Para masarap. Ale.
pangit daw yung ganun. Dapat kulay pula. Para masarap. May marinate ko siya ng bechin, asin, paminta. Para mukhang masarap ang aking fish. Ayan. Ay! Uy, nasunog pa yung kamay ko. Tapos mag-aalas yung kamay ng matanda, ang itim na naman yung nangyari dito sa matanda ko, uy. Dalhin ko ng luya. Hindi ko pa nahilot yung mata. Hilot pa more. Ayan, tama na yan. Marinig ko na yung isda, karamihan. Sana oil. Bakit parang dry naman itong mga chop? Samahin ko na lang kaya itong pork chop. Pagsamahin ko na lang kayong pork chop kay marinate. Saka para iris at saka itong slice na karne, ah, parehas din lang naman ang karne. Ha? Ang dami kong ngat-ngatin yung mga paa ko, sumasakit na naman sa nginat ngat ko yata. Inam tayo ng tea. Green tea. Alin? Namumula na ako sa pag-aano ko ng marinate na ako. Napagod ako yung mga paa ko. Sobrang sakit. Ano ba yan? Hi guys! Pinawisan ako ah. Yung mukha ng paa ko tis, masakit. Ilang oras na ba akong tumayo dun? 20 minutes lang yata eh. Binigay ko kay Nats yung kankote, yung lace ko. Tuwang-tuwa sila. Tsaka yung mga biskuit. Biskuit tsaka yung lace. Hindi ko makain. Binigay ko sa mga friend. Sino ating kukunik? Si Kim.
ang padali sa Kim. Si Kim, wali lang naman pala napunta eh. Mamaya na lang ako. Mamaya ko na lang siya pa. Diyos ko yung buko. Sobrang init po. Masyado itong weather na to. Itong weather dito, te, parang anlagkit ng pawis ko, te. Lagkit sa katawan. Pag uulan na naman bukas, baka hindi na ako lumabas pag unaulan. Two point na yung subscriber ko, te. Anong susunod sa 9.3 na? Eh, sa 2. Magiging 2.3 na. Tignan mo yung pinirito kong itlog. 926 views. Kahit man lang sana naka 1K man lang sana. Hindi man naka 1K. Masarap yung alam mo tayo, masarap yung kwan, yung itlog na may ano siya, spring onion. Nalinamnam. Tapos ikinain ko sa kanin. Ang sarap pa, parang namimiss ko nga sa, hindi ba nung maliit tayo tayo, pinipirot-pirot pa natin yung mga itlog. Baon natin sa school. Yung isang itlog, pipirito natin noon, scramble egg. Tapos pipirot-pirot natin, unit-unit natin kainin noon. Di ba, maalala mo yun? OMG. Napagod ako talaga. Hindi ko pa nahilot sa ako. Mamaya ko nahilotin. 10:49 na. Magluluto ako. Paano ko pa siya mahihilot? Hindi ko pa nahiwa yung gulay at saka ano. Mamaya hapon ko na lang sa hilotin. Mga bandang alauna. Alauna alas dos. Sakit na itong paa ko rin. Pating paa ko. I need massage also. Gusto ko rin may nagmamasad sa akin. RR can wait. Ano niya sinasabi na RR can wait daw. Baka may anak na naman si RR te. Si RR can wait, sabi niya. Ano kaya yung can wait niya? Tanong ko nga. Makimosang nga ako. Can wait. Can wait alin? mamaya inutangan niya na pa ako. Ko sa araw can wait. Ay, ang pinakita niya tayo yung bahay niya. Ay, bahay naman, baka yung bahay. Nangitim na naman yung kamay ni Akong Tay. Siguro ano, naumpog na naman niya yung kamay niya. Bakit si Inang Tena sa bukid na naman? Sino ba naman ako para pigilan ka? Sino ba yung basa-basa ko ng pawis?
Luluto ako ng pansit. Pansit, aking lunch. Parang namimiss kong kumain ng pansit. Nakita ko yung cook ni Kaupo, kuha ko ng isang cook niya. Ang dami niyang cook eh. Tapos, pag nakita niya, oh, bakit mo kinakain yung pagkain ko? Sabi niya na naman sa akin. Masyado siyang, dami niyang pagkain te. Pero mo, yung nasa sala lahat yun, mga supot-supot, puro pagkain lahat yun. Stock ng stock, di naman kinakain. Tapos yung prutas niya, di ba, kumain ako nun, kumain lang ako ng isang grapes lang te. Sabi niya, oh, mahal yan ha, di mo ba alam kung magkano yan, eh, kanya te, dun sa grapes niya. Tapos sabi ko, kakain ako lata kasi, nasa lamesa te, di kumain ako, tinikman ko. Mahal daw yung grapes niya. Sabi ko, kit mahal lata, akit talaga, mahal ah, sabi ko naman sa kanya. Ang gusto niya siguro te, ihihingi ka sa kanya, gano. Ako naman kasi, kakain lang ako, hindi ko man hinihingi. Di mo ba alam niya, mahal yan? Eh, ganyan. Tapos kagabi, yung isang grape, yung grapes niya, te, nalungtot. Yung isang box na grapes niya. Di binigay ko sa kanya, eh, pinakita ko sa kanya, o, tignan mo yung pinagdadamot mong grapes. Sabi ko, umitim na. Naluluo na, sabi ko sa kanya. Makakain mo pa ba yan? Ay, naku, sabi niya. Sabi ko, itapon ko na kiddi, sabi ko sa kanya. Lalagay mo lang sa ref, wala na nga lang tayong lalagyan na paglagyan sa ref. Tinapon te, yan, kadamutan niya, tumikim lang ako ng isa, sasabi niya, mahal yan, eh, kanya. O, nabulok te, saan ka pa? Sabi ko sa kanya, nonsense. Pinagdadamot niya yung mga pagkain niya. Pero mo, yung itlog, isang buwan na yung itlog doon, na nilaga, bumilis yan mga itlog ng pugo. Nilagang itlog ng pugo, yung itlog ng manok na nilaga. Ang dami niyang binilit eh. O, di siyempre, dapat yon itlog, kabibilik. Dapat nilamon mo na yan, sabi ko sa kanya. Yan, hindi, magdadalawang buwan na yata, isang buwan at mahigit na yun. Tagal na yun. Nandun, nilagay niya sarap yung mga itlog. Itlog na nilaga na nagbitak-bitak na nga yung itlog ng pugo. Eh, nakita ko na yung itlog kit, tumigas na yung loob niya. Sabi ko sa kanya, ano pang kakainin mo dyan, ipagtapon mo na yan, bakit nakadisplay pa dyan? Sabi ko, sabi niya, don't eat. Sus Mario Jose. Bulok na te. Ibig ko na nga itapon eh. Pero sabi niya sa akin, don't touch, kakainin ko yan. Eh, kanya. Sabi ko, para ka ng daga ah. Yes, I'm the mouse. Eh, kanya pa nga ito yung nasar niya. Di ah? Birthday niya yan. March ang birthday niya, te. Sabi na siguro ni Kaupo ngayon, 58. Maano siya, te. Ewan ko sa kanya. Masyado siyang masinop. Lahat ng lahat ikikip nila. Lahat ng mga ano. O, ano yung mga plastic na ikikip nila. Ikikip nila yon hanggang. May pagtatapon, sinong magkagamit. Kaya nga nagagalit yun sa lamam eh. Dahil nga, eh, ay, makagawa ko, don't touch, don't move. O, parang gagawin ko yan. Don't touch, don't move, ah. Kahit may alikabok dyan, di don't move. Bahala ka dyan. Don't touch, don't eat, don't move. Eh, kanya sa akin, eh. Ay, Diyos ko, may nakaamo ka ng ganito. Pero okay na rin. Pero naman iba dyan na mas malala pa. Ang sabi na araw, own house in San. San ka ba patayo? Pareho silang teacher ng asawa niya. Meron lang tayong kanyan ah. Kung gugustuhin nila.
si Jason nga na magbubukid lang at ano, nagkaroon ng bahay sila pa kayo. Pareho silang may trabahong ano, maano lang te, maano tawag dun, maluho, maluho si RR te. Ako ko rin magkaroon ng bahay na walang ano yung tawag dun, na walang mga palpak. Kasi yung sa bahay, palpak lahat. Sakit sa ulo ko yung ano. Sabi ko nga kay Melodite, ipa-ano na lang yun, ipa-backpack na lang. Tapos, taas nila ito ng panibago, gawing 6th floor. Oo. Sabagay, sila na lang to, silang magkapatid. Kung gusto nila, sabi ko, iyan ang gawing 6th floor. Sabi niya, matatakpan ng tumit lang yan. Eh, siyempre, may daan na napapunta sa baba din. Yun sana magawa na 6th floor tapos paupahan. Eh si Kim, taga Baguio naman sila. O, doon sila magpapatayo ng bahay nila sa Baguio. O. Anong kakainin nyo, te? Alas 11 naman, pinagluluto na naman talaga. Ano, alas 11 na. Magpiprito ako ng ano. Magpiprito tayo ng repolyo. Balik na naman ako sa kusina, magluluto na naman ako ng repolyo. Magluluto na ako ng pansit na lunch. Mamayang hapon ko na hihutin. Aray! Oo, bakit pa rin makukuryente na naman yung paa ko po? Tignan na yun. Para ko nakalive sa Popo ko eh. Popo pa more. Sa akong ang init-init din, nakaswerte. Hindi siya kaya nainitan. Ako, init na init ako, te. Nilalamig siya. Sabi ni RR, saan daw siya magpapatayo. Nakikimuhosang ako eh. May nadali kaming lote in San. San banda. Baka sa bayan. O kaya baka nagulo sila sa ano, sa Pamela. Pwede naman sila dahil teacher siya eh. Pwede sila mag-loan. Bakit daw sumasakit yung paa? Elevate comfort weight. Discover the hidden cause of swollen feet. Comfort experience new level of well-being your feet deserve. Ano yan? This is led
tingling and numbness. Nagnanam yung paa ko, te, yung parang namamanhit siya. Sa kabigatan ko na to. Alikaw ko din pa-blush yun. Sa alikaw ko din, te. Hindi ba yung alikaw ko nababaha ng tubig dun, te? Namamanhid yung paa. Nakabili na ako ng ganito ko pero nasira na. Maganda rin ito, nagsusuport sa paa para hindi sasakit, tapos yung paa medyo nag-ano nun, bumayat. Eh kaso nasira na, sa katagalan nasira na. Bakit kaya tong anak? Bakit kaya tong anak na Uncle Benente, ano? Yung mata niya, te, parang na-black eye-an. Parang zombie. Kala ko nga, te, eyebrow yun. Kala ko minek-upan niya yung mata niya ng ganun. Yung bilog na ganun, no? Maitim. Oo. Kagaya kay pare Cesar, ganun yung mata niya, te. Siya lang naman, yung mga kapatid niyang iba wala, hindi ganyan. Parang panda. Parang panda. O, anong sabi na Alin? Wayne. Mahal naman, kakukit Wayne. Eh, kanya naman po. Pag nanalo na ako ng loto, malay, manalo ako ng loto. Hindi naman ako tumataya, paano ako mananalo? Nangangati yung ilong ko. Magkakaroon ako ng pera. Para peka mo. Kaya pala nangangati, te. Natutusok ng buhok ko. Natutusok ng buhok ko. Bakit kaya ganito naman yung buhok ko? Ang... Sabi ko, kakukulay. Parang nag-iba na. Parang dry na talaga siya. Ipaayos ko nga ito sa ano. Paayos ko nga ito sa Sunday. Ay, sa katapusan na lang. Moisturizer sa buhok? Meron na, bumila ako ng kwan, wala lahat to. Ipaayos ko nga ito sa sahod ko. Wala na, yung pera ko, pinasok ko na sa bangko. Ayoko nang gastusin yun. I-check ko sa Sunday kung ilan na yung pera ko. Pasok ko na. O, tignan si Kim, sabi ni Tim, ma, bago sa birthday mo, ibalik ko yung pera mo. Wala na, Tim. Sabi niya, ma, sabi niya, bakit? Hindi ko maibabalik yung pera mata. Pag ninegosyo ko muna, sabi niya. Ang mahal ng puhunan ng prutas sa mga gulay, kanya. Magbabiyahe sila tayo, papunta Ilocos, sa Biskaya. Biro mo, nagbiyahe sila tayo, alauna sila ng parbangon na alis, tapos dadating na sila dyan hapon na. Ngayon, si Kim Kit, overpatik na siya, overwork. Kaawa nga ako tayo. Eh, yun naman ang gusto niya. Ayun naman ang gusto niya, te. Gusto niya, lagi nakabuntot silang mag-asawa. Di, buntot silang dalawa. Kasi, pag doon sila sa bahay, sa ano, pag yung kwan lang,
Siyempre, maano siya. Ayan, gusto nung isa, nakikita nila ita't isa. O di ganun, buntot silang dalawa. Biyahe sila. Si Alexis ang driver. O, kasama naman siya. Tapos, ang kwante, punta sila dun sa may kwante. Ang daming mga pakwan. Mismo sa bukid nila, binibilite. Oo, napunta sila dun. Tapos, ikinikilo nila yung mga pakwan na ang lalaki. Tapos, nagbiyahe sila ng Ilocos. Bili naman sila dun ng, ano, ng malalaking melon. Yung kulay puting melon. Yung melon na kwante yun, eh? Iba yung pakwan, iba yung melon. Oo, babagsak nila sa mga may pesto, tapos ibinabagsak sa palengke. Kaya, biro mo, pagod si Kim. Tapos pagdating niya sa bahay, nagluluto pa siya, naghihiwan ng pag-ulam niya. Nagluluto siya ng ulam nila. Tapos, alagaan niya si Luna. Tapos yung nag-aalaga naman kay Luna, yun naman ang magtitinda ng umaga dun sa isang pesto, dun sa baba. Tapos, yun naman, tanghali na siya, dadating na sila ang ganito, mga ganito. Natapos na nila nagtindate, pag ganitong oras. Yun naman ang tulog niya, pagkatapos na niya, siguro mananghalian, doon na siya matutulog, ganun. Papagod din, eh. Sabi ko sa kanya, tiis lang ang... is lang, ah, ganyan talaga ang buhay sa loob kaysa ano. Kailangan niyang kumita dahil nga may hinihulugan siyang bahay, yung lupa na lote, kailangan niyang hulugan. Oo, nakuha na, hindi ba yung pera na nanggaling sa akin, yun yung pinangdan nila? Tapos tapos buwan-buwante. Kit wala na, ah, di ba lumipat na sila, yung binigyan ko ng 25,000, lumipat sila. O, binuhat nila, bero mo yung mga ang daming yung bubuhatin doon, bero mo baba hanggang sa taas, te, di ba? Mga rep, yung mga upuan, lamesa. Oo, ipinunta nila doon, Kalachers, doon sa taas. De, ang hirap-hirap yun, de. May tubig, kaso lang, nagpakabit si Kim ng heater, bumili siya ng heater. Mahal, ah. Kaya nga, sabi ko, hinahanap ko yung pera ko. Tapos, si Bandi ang nagsabi sa akin, iso siguro diya ingatang natiti heater lo, ay kanya sa akin. Tapos, ajay kasta, ajay, ang tawag dun, yung pinagpaupa dun sa kuan, saka yung pinangbayad dun sa borders nila, pero mabayad niya dun 5,000 monthly. Oh, yung heater 10,000 na mahigit. Oh, yung mga upa pa na kuan, di naubos na yung 25,000 na nang galing sa bukid. Bale 75,000 lahat yung nang galing sa bukid na pera na kinuha nila. Kaya sabi ko sa kanya, o ka mag-alama, eh, hindi ko naman ginagastos yung pera mo na walang katuturan. O, ulit na, sabi ko, huwag mo nang problemahin yan. Tapos itong Melody naman, inis na inis sa akin, te. Sabi niya sa akin, humihingi lang ako ng pera mo, uuwi daw siya ngayong Mayo. Humihingi lang ako ng pera mo, hindi mo man lang ako bibigyan, bibigyan. Kung si Kim, isang salita lang niya, binibigyan mo, eh, kanya din. Sabi ko, Kate, bakit magkano ba ang kailangan mo? Sabi ko, tapos magagalit na naman, te. Sabi niya, magkano ba, mamaya sisingilin mo na naman ako. Yung bang masyadong advance mag-isip, nagseselos din. Sabi ko, aanin mo parang pera na, Kate, may pera ka naman. Di ba sinabi mo sa akin na may pera ka naman? Sabi mo, hindi ka magagasto. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, siyempre, ibibili ko to ng panma.
ng baon ko dito sa Taiwan. Yung kating ko, eh, kanina yung kating ko, yung gamot ko sa rayoma ko, yung gamot ko sa kati-kati ko. Naawa ako, te. Yung allergy niya daw, yung kating ko na gamot, naawa ako tuloy, te. Hindi ko pinahalata. Tapos, pero may pera si Melody, te. Kaya siguro, kinukuha niya lang ako. Sabi ko, huwag ka mag-alalaan. Pagkuhan pa. Ha? Ayaw niya nga gastusin yung pera niya. Hindi niya nga daw ini-withdraw. Ilan lang daw ang iuwi niyang pera. Kaya wag silang mag-ano sa akin. Wala akong iuwi ng cash na pera. Konti lang, sabi niya. Kaya humihingi. Oo, ito, malapit na. Kaya sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya. Ay, matatapos na daw yung ano ko, yung tawag nito. Your prepaid SIM card. Your batch card. Kaya nga, itong, basta ito, may uwi siya sa May. Bali, kuwan niya lang, 9 days yata pa, 2 weeks, 9 days niya lang, te. Magpapamassage nga lang daw. Magpapamassage saka yun nga, bibili siya ng mga atik-atik niya. Siguro parang na ano siya, na homesick din siya dyan, te, kasi wala siyang kasama siyempre. Kahit kun eh, na homesick din siya siguro. Ni bakit namatay na si Kwan? Si itong negrong maitim. Namatay na. Yung negrong maitim na nasa Amerika na hindi ba laging kwan na, nagkwano ng Miss Universe na nagkamali. Yung matabang lalaki ngay. Oo. Namatay na daw, oh, Pima. Talagang ganyan buhay. Hindi natin alam kung ano. Wala, 11:15 na. Magluluto na ako. Kala ko wala ka ng konti. Sige na, pwede na nga ron. Magluluto na ako. Let's go. Tapusin ko lang itong live ko, guys. Nakasimangot na siya akong po. Hindi ko pa siya hinihilot. Bahala siya sa buhay niya. Mamaya hapon ko na lang sa hilotin. Let's cooking. Pilito ko tong isla dyan. Fish. Ayan naman, hindi yung kako guys. Thank you for the love. Pirito tayo ng fish. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no.
Magluluto ko, igawin-gawin ko yung aking tiyan para para matuloy yung tabas. Ayoy. Magsayawan, magmahalan, talitalan, talitalan, talitalan. Thank you so much, Pintor Jack. Terima kasih dari saya, Jack. Shout out to all amazing people that were here. Hi. Thank you.
Lalagyan ng ano. Thank you.
Bibi. Thank you. Thank you.
Sa lumutong bes. Klase ang katapat nito sa kakok. Thank you.
tikim-tikim habang nagluluto. Haluin natin ulit. Pansit pang pahaba ng buhay. Ayun kasi niloro ng crunchy na gulay, guys. Ako pag nagluluto ako ng pancit, gusto ko yung gulay ay crunchy. Si Lolo kasi gusto niya malambot kasi wala siyang ipin. Kaya palambutin ko pa. Palambutin ko pa yung gulay, guys. Sobrang sarap. Pancit lang ay sapat na. Lance ko yung fancy. Mahalan, mag-unawa ang pagkakataon. Kurang pa yung gulay niya, guys. Kailangan ko palambutin. Thank you.
ayaw ni ako ng ganito, guys. Sarap-sarap, ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Mamaya ko na ulit tayo na. Lamang tamor. Lamang tamor. Napagod ako, guys. Napagod ako kumain. Malutong pa yung gulay. Grabe. Grabe pa ako ko guys. Kailangan ko minum ng tea. Tea ang katumbas ng maraming pagkain. Chrismel TV, Chicken Vlog, Miss Queen Tordek at saka si Pwede Lisa Bella. Yung tea guys, sobrang
Sobrang hindi ko kaya yung tea. Nabusog na ako. Ganyan lang ako guys. Simple ang luto. Pinagod ako na magluto. Pahinga tayo saglit at pakainin ko na si akong 10 minutes. Grabe. Ang init, uy. What do you have? Chicken black. Let's connect to chicken black harang ako ay nagre-rest mode. Grabing init ay. Bakit hindi siya gawin na gawin mo? Shout out sa aking 5 million viewers. Salamat po sa lahat ng nag-support sa akin today. Have a blessed, blessed Saturday. Yeah, tomorrow is ano na naman, day off natin bukas. Sana kayo. Na okay bukas ang aking feeling. Mas dan mo ang mga sino naman ito, si Persia ng Hilaw nasa dagat. Sitting wagat Miss Queen at the Chris Mel TV. Thank you so much, Ma'am Petalo Estrella. Thank you so much sa pag-support niyo sa aking live. Ready to support na sa inyo. Ready, ready na. Ready, ready na.
basang-basa ako ng pawis po. Lego lang katapat niyan ulit. Lego ang katapat. Maligo tayo. Papagalitan na naman ako ng amo. Lego daw ako ng Lego. Ay, naku. Saan ka pa? Lego ka ng Lego. Aksaya ka sa tubig. Oh. Saan ka pa? Ay, naku. Konting tiis lang. Okay, sinong unahin natin i-support for today? Sino yung napunta sa atin? Saan ba yung cellphone ko? Ayun ako. Sikim, sisikim muna guys. Mahuli na sa ati Pede Luisa dahil kilala ko man siya. Maghanap tayo ng video ni City Vlog na medyo kaya natin supportahan yung kanyang mga manok. Cock hen chicken. Bakit cock? Cock hen. Yung cock is ano, lalaking manok, right? Cock chicken is lalaking manok. Hen is babaeng manok. Alright. Ewan ko, bahala ka dyan. Yun ang pagkaintindi ko. I want to watch the cock and the hen chicken. Bakit cock ba yung manok? Panoorin natin yung kanyang chicken cock. Wow, ayan. Chicken hen. Chicken cock and hen chicken. Oh, so many, many chicken. Tinola na yan, chicken vlog. I think the cock is the boy chicken. Oh, saan ka pa? Boy and girl chicken. Cock means boy chicken. Hen means babaeng chicken. Bahala kayo dyan. Ayan. Ganda yung ganyan, mga favorite ng chicken. Mag-alaga ng mga chicken. Dagdag income. Pan tayo na kukunik muna. Panorin ko yung dalawang maiksi lang kasi yung cock chicken ni chicken vlog. Panorin ko yung Nepal Village live. Ano ba ito? Nepal Village live. Ayan. Napanood ko na yung Nepal Village lives niya. Ito na lang itong stinging nettle leaf cooking. Napanood ko na rin. So, napanood ko yung maliliit ng video guys. So, hanap tayo nga. Yung hindi ko pa napanood, nakakahiya naman kay Chicken Vlog. Our Village, Beautiful Nepal, Pastar with Chicken Valley, Vlog, 6 months ago. Ayan. Our Village daw. O, ayan.
your village in Nepal. Wow. Kainan na. Yes, kainan na. Iniinin ko lang yung kanin ni ako. And there, kain na guys. Ayan, habang nagkoconnect ako kay si Kim Wally Wiwi Vlog, punta muna ako mag-wiwi at akin na wiwiwi na. Ayan. Mag-wiwi muna ako. Tapusin lang natin itong kanya, guys. Yahoo! Nagkamali ako ng upload. Ay, nag-upload na ako ng Ampalaya ko. In-upload ko na naman yung Ampalaya. Mali ako tayo ng upload, guys. Bayaan mo na. I-upload ko sana yung isa. Because Ampalaya is good for health. Ayan. Ampalaya is very, very, very delicious. Kung sabi niluto kong Ampalaya kahapon. Nung dinner namin niluto. Ayan. Tapos na tayo kay Sikim Wally. Sikim Wally, I agree. What's your two videos? Let's connect to our dear friend. Chris Mel TV. Ayan. Pasok tayo kay Chris Mel, guys. Si Chris Mel, kala ko babae. Lalaki pala ito, guys. Mukhang lalaki. Ewan kung lalaki o ano babae. Pero may mga basketball, siguro lalaki. Chris Mel TV, watching your I Love Idol shoot no Angola basketball probinsya na highlight. Ayan. Ayan. Pinapanood kita. Pinapanood kita. Sige, panoorin nila. At panoorin nyo lang muna si ano, guys. Panoorin nyo si Dragon. My Dragon. Did you see that Dragon? My Dragon is here. With you. My Dragon. Cool. Ay, ay, ay. Quick, quick. Mag-ihi lang ako, guys. Habang sinusupport natin si Chris Mel, ayan. Nanonood ako kay Chris Mel. Mag-ihi lang ako. Ako'y nai-ihi na.
Thank you guys. Tapos na po kay Chris Mel TV. Pero yun na kailangan magkakaro pa rin. Tamsak na natin yung kanyang basketball. Ayan, basketball. Premier na 4 days ako. Thank you po sa lahat. Thank you. Si Ma'am Pedalisa naman. Connect tayo kay Ma'am Pedalisa, Bea. Connect tayo kay Ate Pedalisa. Ayan po. Thank you po sa lahat ng for today. Ayan. Pasensya na kayo sa aura natin for today. At ako'y sobrang agag, ogag na ogag na itsura. Thank you po sa lahat. Si Sweet Mel ay magpapaalam na po. At nagsasabi sa inyo na maraming maraming salamat sobra sa pag-support niyo sa akin for today and every day sa lahat ng mga friends all over here, to all my beloved subscriber and friends all over the world. I love you all guys. Sarang hey. And I mahal ko kayong lahat. I love you and oh I need and wo siyang ni ano ba yung kanta yung ano? Indonesian na I love you. Mahal kita. Hindi nga, hindi siya nang I love you. Salamat pagi pala. Salamat pagi Indonesians. Indonesian friends. And ako sinta sa'yo. Ako sinta sa'yo. Ayo. Ako sinta santik friends from Indonesia. Oh, sana. And to all my friends all over the world. Santik sayang. I love you all. Mwah! Babay na ko.